Matatapos na po tayo sa ating panahon ng Kwaresma. Isa pong programa sa Kwaresma ay ang Alay Kapwa. Yan po yung National Lenten Program ng Simbahan sa Philippines. Upang iugnay po ang ating relasyon sa Diyos, sa ating relasyon sa ating kapwa. Ngayong Kwaresma, nabigyan ng pansin ang paghihirap ng Panginoon, lalong-lalo na po pagdating ng mga mahal na araw. Pero ang Panginoong Hesus ay patuloy na naghihirap ngayon sa pamagitan ng ating mga kapwa na nahihirapan sa buhay, ating mga kapwa na mga nasalanta ng mga kalamidad, at lalong-lalo na nitong kalamidad ng ating pandemya. Kaya pakinggan po natin, saan ba nang galing ang Alay Kapwa? Ano mang dahilan ng Alay Kapwa? Paano ba tayo makikiisa sa programang ito? At dito po sana ay maging involved tayo, lalong-lalo ng pagtatapos na ng Kwaresma, sana po makatulong tayo sa programang ito, ang Alay Kapwa, kung saan natutugunan natin ang pangangailangan ng ating kapwa Kristiyano, mga kapatid ni Kristo, mga ginawang kawangis ng Diyos Ama. Hapon po sa inyong lahat. Marahil po'y narinig nyo na ang salitang Alay Kapwa. Kasi matagal na itong programa ng simbahan, mga 46 years ago. Pero dahil po sa matagal na, marami po'y naririnig lang ang salita, ngunit hindi alam anong pinanggalingan nito at saka anong ibig sabihin ng programang ito. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa Alay Kapwa. May sinabi po si Pope Paul VI, isang santo na ngayon. In the beginning of Lent of 1974, Pope Saint Paul VI called upon the Universal Church to renew herself in Christ and to reconcile with her neighbor. Yan yung panawagan niya sa buong simbahan, na tayo po'y magkakaroon ng pagpapanibago kay Kristo at makipagkaisa sa ating kapwa. Ito po yung sinabi ni Pope Paul VI. We wish you to hear in this appeal a twofold echo, the echo of the Lord's voice speaking to you and exhorting you, and the echo of the pleas of mankind, weeping and imploring your help. Dalawa dapat ang pakinggan natin. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa atin, at pakinggan din po natin ang daing ng sangkatauhan na umiiyak at humihingi ng tulong. So ito po yung sinabi ni Pope Saint Paul VI noong 1974. At patuloy niyang sinabi, all of us, bishops, religious, lay people, young and old, as individuals and as members of the community, we are all called upon to take part in the work of sharing in love, for it is a commandment of the Lord. Totoo naman po, ang pinakautos ng Panginoon ay pag-ibig. Kaila tayo'y tinatawagan na magkaroon ng concrete expression ng love. Ito po'y panawagan ni Pope Paul VI sa buong mundo. Ang tugon ng Philippine Church sa panawagan ito ay lumabas noong Lenten season of 1975. Sa pamamagitan po ng CBCP NASA, so yan po yung arm ng CBCP, ang NASA, ang National Network of Social Action Groups, sila po ay nag-launch ng National Lenten Action Program, at ang tawag po dito ay Alay Kapwa. So ito po ay national sa buong bansa. Ito po ay Lenten Program tuwing Kwaresma lamang
no, ang alay kapwa, yan po yung panawagan upang tayo'y makinig sa daing ng mga mahihirap. Alam yung alay kapwa? Literally, alay kapwa means alay, offering. Sa ating kapwa, to our fellow men and women, to our neighbors, especially the poor and the oppressed. Kaya ano yung meron tayo ay ipakita po natin bilang act of solidarity ang ating pakikiisa sa mga pagsisikap ng mga tao na magkaroon sila ng totoong kaunlaran. Kaya yan po yung alay kapwa, mag-aalay tayo para sa ating kapwa upang magkaroon sila ng totoong kaunlaran. Kaya ang alay kapwa po ay isang Lenten program ng Catholic Church. It is both a chance and a challenge, pagkakataon po at hamon sa lahat ng mga Pilipinong Katoliko na ipakita na ang kanyang kapwa ay kanyang pananagutan, kanyang responsibility. And makibahagi po sa pangangailangan, lalong-lalo na ng mga kapwa natin, ayon po sa isang awakened social consciousness. Nagising na ang ating consciousness, ang ating kamalayan sa ating pananagutan sa lipunan, kaya tayo'y tutugon sa pananagutan ng ating kapwa. Ang alay kapwa po sa simula ay gustong tumugon sa apat na problema ng ating Philippine Catholic Church. Remember, this was 1975, 46 years ago. Isa pong problema doon ay split-level spirituality. Split-level, paghihiwalay, no, ng ating pananaw na mayroon pong gap between pastoral ministry and social involvement, between Christian piety and Christian service to the poor, na marami po ay nakikita na ang kanilang tungkulin lang ay ang kanilang kaugnayan sa Diyos at nawala yung kaugnayan sa kapwa. Kaya sila ay naglilingkod sa Diyos at hindi napapasama ang paglilingkod sa kapwa. So, yan po yung split-level Christianity, pinaghihiwalay ang ating paglapit sa Diyos at ang ating paglapit sa kapwa. Ang ating paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Sinabi po ng pastoral letter ng mga obispo entitled Evangelization and Development, without giving way to confusion or complete identification, we must make clear the deep underlying unity between Christ's salvific plan carried out by the Lord and man's aspiration. God wishes to save the whole man with both the temporal needs of his body and the eternal aspirations of his soul. Ito po yung plano ng Diyos na dapat natin iugnay ang kagustuhan ng Diyos ng kaligtasan ng buong pagkatao. At ganun din ang aspirasyon ng mga tao na maging maayos din ang kanilang buhay dito sa mundong ito. Kaya tinutugon na natin ang pangangailangan ng tao sa mundo. At ganun din, dinadala natin sila para po sa kaligtasan ng kanilang buong pagkatao pagkatapos ng mundong ito. Kaya ang Alay Kapwa po bilang group programa ay sinisikap na ito'y pag-isahin itong work of evangelizing and work of development, na hindi naman sila opposed, na sila'y nagkukumpleto sa isa't isa, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang pagdidevelop ng tao, yan po'y magkaugnay. Kaya dito po sinisikap ng Alay Kapwa na bigyan ng kamalayan ang ating mga parokya, ang ating mga Kristiyano, to improve the human condition, especially of the poor, at the same time as we proclaim our faith as a sign of our commitment to Jesus Christ. Kung talagang tayo'y committed kay Jesus sa trabaho niya, sinisikap natin tugunan ang pangapantaong kakailangan ng mga tao at ang kanilang pangkaluluwang kapatawaran. Ganon din po ang ginawa ni Jesus, hindi ba? Siya ay nagpagaling sa may sakit, siya ay nagpakain sa nagugutom, siya ay
nagpalayas ng demonyo. Siya ay nagpatawad ng kasalanan. Isang trabaho lamang yan ng ating Panginoon, hindi makahiwalayan. Pangalawang problema ng ating simbahan at ng ating lipunan, inequality. No? Kaya malakas po ang inequality, ang hindi pagkapantay. Sa ating bansa, malaki po ang gap between the haves and the have-nots, between the powerful and the weak. Yan po yung sitwasyon ng ating bansa ngayon na predominantly we are a Catholic country. Pero bakit ganun? Bakit ang laki ng agwat? At hindi po lumiliit, mas lalo pang lumalaki ang agwat. Hindi naman sa wala tayong resources, mayaman ang Pilipinas, pero ang nakikinabang ay iilan lang. Ngunit ang karamihan po ay walang-wala. Kaya habang tumataas din yung ating sinasabi nating income ng bansa, GDP, National Domestic Product, tumataas. Pero ang kahirapan ay dumadami. Kaya ang alay kapwa po ay nagsisikap na bigyan tayo ng kamalayan at i-analyze natin bakit 75% ng ating mga tao ay mahihirap. Poverty is a way of life. Kaya dapat natin talagang ang gap na ito ay dapat tanggalin. O kung hindi man matanggal, bawasan yung pagkakahiwalay. No, ang gap ng rich tsaka ng poor. At ngayon po, may bagong gap tayo. Mga internet capability at yung walang capability sa internet. Malaking gap yan na magdadala din ng marami ding pagkakahiwalay sa ating bansa. Tapos, pangatlong problema ng ating lipunan, ng ating simbahan ay fragmentation. Pagkakahiwalay. Marami po mga programa ang simbahan, pero hindi po nakakaugnay, nakakatugma-tugma. Kaya tuloy, parang hindi po nagtutulungan ang mga programang ito para magkaroon talaga ng progress sa ating bansa. May kanya-kanyang itinutulak ang bawat grupo. No, hindi tayo nakakaisa. Pati ng ating pastoral work ay hindi po nakakaisa. Ito po yung sinabi ni Bishop Labayin. Siya po ang nagsimula ng Alay Kapwa, nag-launch ang Alay Kapwa noong 1975. Sabi niya, "There seems to be a need for a new coordination among the specialized forms of our pastoral ministry, the pastoral ministry of the church, liturgy, catechetics, mass media, social action, lay apostolate, dapat i-coordinate natin." At hindi po yung gustong gawin ng alay kapwa na hindi na magkakahiwa-hiwalay, magko-coordinate na pati ng liturgy, may kinalalaman sa ating social consciousness. No, na ang ating catechesis ay napapakita rin ang Catholic social action. So, yan po'y trabaho ng alay kapwa. At isa rin pong problema natin ay dependency. Nagdi-depend tayo hanggang ngayon. At ngayon, 500 years na tayo mga Kristiyano, ngunit nagdi-depend pa tayo sa ibang mga bansa para po magkaroon ng programa para sa mga mahihirap, para sa katekesis, pagpapatayo ng simbahan. No, kaya marami itong mga malalaking struktura natin ay galing po sa Miserior, sa Germany, galing po sa US, mga Katoliko doon na tumulong dito sa atin. Okay lang yan nung simula. Pero ngayon, 500 years na tayo ng mga Kristiyano. At marami, karamihan sa atin ay talagang conscious na sa ating pagiging Kristiyano. Hindi pa pwedeng salip na umasa sa labas para sa ating mga struktura, para sa ating mga pagtulong sa mga mahihirap, ay tayo na mismo mag-generate ng ating pangangailangan, ng ating kakayahan. Medyo matanda na itong aking data, pero nagbibigay lang sa atin ito ng konting palaisipan. Noong 2010, so 11 years ago, ang collection po ng Alay Kapwa sa buong 40 days of Lent ay 15 million.
Ang mga Katoliko noon ay 70 million na Katoliko. Kung pagkukumbay natin, on the average, each Catholic gave to alay kapwa during the 40 days of Lent only 22 centavos. Hindi nga 22 centavos araw-araw. Buong 40 days, 22 centavos lang ang ibinigay. Imagine ngayon, may mga 85 million na tayo. Kung magbigay lang sa buong 40 days ang 85 million ng tigpipiso, magkakaroon tayo ng 85 million pesos na koleksyon ng alay kapwa. Kung bawat isa magbigay ng piso sa loob ng 40 days, ano pa kung ilagay natin na piso kada araw? Ang laki ng koleksyon, ang laki ng posibilidad. At yun po yung makatulong sa maraming pangangailangan ngayon. So, kaya kailangan tayong mag-generate na ng ating sources sa ating sarili. Kaya, ang alay kapwa po ay talaga nakikiisa sa hangarin na maging self-reliant tayo, na maging mature na tayo sa ating pananampalataya, na ang mga programa natin ay ating matutugunan at may kakayahan naman tayo kung talaga magkakaroon tayo ng pagsisikap at ng kamalayan. Kaya ang alay kapwa po ay may dalawang programa. Hindi lang po yung pangungulekta ng pera. Ang unang programa niya ay formation. To help people deepen their understanding and realization what it means to be a Christian now. Na maging Kristiyano, hindi lang po yung dasal. Kailangan din tumulong sa kapwa. Kaya paliitin yung gap ng rich tsaka ng poor. No, lalong-lalo na po sa ating relationship sa ating bansa at sa mga mahihirap. At ganoon din sa ibang mga bansa. Kaya kailangan po mabuksan ang kamalayan. Kaya may mga formation programs. Formation about the Catholic social teaching na pinag-uusapan natin ngayon. Na para sa maraming mga tao, hindi pa nila alam na malaki pala itong bahagi ng ating pagiging Kristiyano, ng ating message ni Kristo sa ating panahon ngayon. Kaya, formation program. Pangalawa pong kailangan ng alay kapwa, ng goal niya, is financial. Ito na po yung pangangulekta. Kapag na-form na yung mga tao, madali na lang silang magbigay. Kasi yung pagbibigay nila, yan na po yung kanilang commitment. Nakikita nila may paraan upang maging self-sustaining tayo, upang makatulong sa ating kapwa. Hindi naman malaki, pero kung lahat tayo magbigay ng maliit, may paraan. At lalong-lalo na po, ngayon po ang alay kapwa ay nagko-concentrate sa mga emergencies. Ang lahat po ng mga dioceses ay nagbibigay ng pera sa alay kapwa para pag dumating ang bagyo, dumating ang pagsabog ng bulkan, dumating ang lindol, kaagad may maduduko tayo na itulong no, sa mga nangangailangan. Hindi lang po dating sa atin dito. Kaya ang alay kapwa nakatulong din noong nagkaroon ng lindol sa Nepal. Tumulong din tayo ron. Nagkaroon ng baha sa Bangladesh. Nakatulong din tayo ron dahil po sa ang mga Kristiyano natin ay talagang nagbigay na no ng kanilang resources para po makatulong sa mga tinamaan ng disaster. Sabi natin ito'y Lenten program. Bakit Lent? Kasi ang activity na ito'y naka-focus sa Lenten season. Mula nung Ash Wednesday hangga po ng mahal na araw, hanggang Easter. Yan po yung programa. So ang time frame niya, hindi naman buong taon. No, to, sa panahon lang ng Lent. At dahil po, kasi ang Lenten season ay isang panahon for our religious renewal. During sa Lent po, yung mga tao'y mas gustong magbago, mas gustong tumulong. No, kaya mas maraming nagre-recollection, mas maraming nagbabasa ng Bible, mas maraming nagtatabi ng pera para sa nangangailangan.
At mayroon din tayong fasting sa Lent. So yan po'y sana gamitin natin para makatulong sa ating kapwa. Kaya Lenten program yan na naaayon po sa diwa ng Lent. So ito po'y isang paraan na ang ating pagdiriwang sa Lent ay hindi lang po pious activities. Hindi lang tayo bisita iglesia, hindi lang tayo gagawa ng daan ng krus, ngunit nagtatabi din tayo, tanda ng ating pag-ibig, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. And during Lent, we see the Filipino devotion to the suffering Christ. Kaya nandiyan po yung pakikiisa natin sa kahirapan ng Panginoon, sa daan ng krus, sa crucifixion, sa kanyang kamatayan. No? At ang ating devotion to the suffering Christ is directed towards care for his suffering neighbors. Kasi si Jesus na nagdusa noon ay patuloy pang nagdurusa ngayon sa pamagitan po ng maraming mga mahihirap. Sinabi ni Jesus, anong ginawa niyo sa pinakaaba, ginawa niyo sa akin. At maraming nagugutom, maraming nasa kulungan, maraming may sakit, lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID, maraming walang trabaho. Kaya sa pagtulong natin sa kanila, no, si Jesus ang ating tinutulungan. So conversion to God carries with it conversion to others. Hindi nahihiwalay ang pagbabago, pagbabalik loob natin sa Diyos at pagbabalik natin sa ating kapwa. Kaya the spirit of sacrifice and self-denial na dinidiin natin tulad ng hindi pagkain ng karne, no, abstinensya, tulad ng ating pag-aayuno, fasting, ay nagkakaroon ng positive direction. Ang naitatabi natin ay naibabahagi natin sa mga nangangailangan. So hindi lang tayo sumakit ang tiyan, nagutom tayo, ngunit nakatulong din na yung iba, yung talagang napipilitang hindi makakain kasi walang pagkain, ay nabibigyan ng pagkain. So kaya hindi po nahihiwalay ang ating paglapit sa Diyos sa ating paglapit sa kapwa. At ang ating paglapit sa Diyos ay napapakita natin sa pagtugon sa nangangailangan ng ating kapwa. Kaya saan po pumupunta ang pera na kongolekta natin sa alay kapwa? Ito po ay napupunta sa mga projects ng BEC at maraming BEC sa buong bansa kasi national ito ay natutulungan. Nandiyan din po yung mga projects natin for peace and for justice, no, sa pagsisikap nating makatulong sa mga nabiktima, no, ng karahasan, diyan po ginagamit. Ganun po yung sustaining program ng development, no, mayroon po tayo mga program ng organic farming, may mga development tayo sa pagbibigay ng puhunan sa mga nangangailangan, mga scholarships na nakukuha din dyan. At ganoon din po sa mga relief and rehabilitation tulad ng mga binagyo, kailangan ng immediate help, relief, kailangan rehabilitate, nasiraan ng bahay, kailangan itayo yung bahay, yung mga nasunugan. Ganoon din po sa education natin, mga training natin about the environment, training about human rights, training about the Catholic social teachings. At ganoon din po yung mga training natin sa eleksyon, nang ganyang gagaling din dyan. At lalong-lalo na nga yung mga rehabilitation natin sa mga nasalanta na mga kalamidad. So, marami pong napupuntahan yung naibibigay natin dyan sa ating alay kapwa. Kaya, ang alay kapwa po ay nagsisimula, no, sa ating sitwasyon bilang mga tao. At nagkagaling po yan sa inspirasyon na nakukuha natin sa katuruan ng simbahan. Kaya bahagi po ng formation program ng alay kapwa ay yung sinasabi nating social teachings of the church. So may mga modules po ang ipinapalabas ang ating social action program para po maituro sa mga tao ang mga social teachings ng simbahan na angkop sa ating panahon ngayon. So bahagi po yun ang programa ng Alay Kapwa. So sabi natin ito'y national program. Pero yung pera po'y hinahati-hati, no?
kung saan po pupunta yan. Tulad ng 60% ng perang nakukuha sa alay kapwa ay naiiwan po sa mga dioceses. Kasi ang mga dioceses po ay may kanya-kanyang programa din sila. So, ang mga diocese social action centers natin, may mga programa sila, may mga scholar sila, no? May mga mayroon silang kooperatiba, no? Mayroon silang mga kapital na binibigyan sa mga start-up na nagbi-business. So, ibig sabihin 60% ay naiiwan sa kanila. 40% po ay naiimbak, naiipon ng national office. So, ito naman po ay ginagastos sa pangangailangan ng national emergency sa buong bansa. No, tulad ng kapag dumating yung bagyo, tinamaan yung Bicol. So, yung mga taga doon sa Bicol, mga dioceses doon, mayroon silang pondo. Pero tutulungan pa rin sila ng national kasi usually kapag dumating yung ganyang malalaking mga sakuna, hindi kaya ng diocese na makatayo sa kanyang sarili. Kaya nagtutulungan po ang buong simbahan. So, kaya hindi lang po yan napapapunta sa isang grupo. Kaya national program yan. Kaya nga sana sumunod po tayo sa programang ito at maging conscious tayo sa ating pangangailangan dito sa Alay Kapwa. So, alam po natin na ang challenge sa ating ngayon is to take action. Now na, umaksyon na tayo. So, habang tumatagal po yung panahon, dumadami yung pangangailangan, napapansin po natin yan. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, mas dumadami ang mga mahihirap. Mas dumadami ang nangangailangan. Kaya ngayon pong panahon ng Kwaresma, sana magtabi tayo at magbigay tayo sa alay kapwa. Kailan po kinukolekta yon? Sa iba pong mga diocese tulad ng sa Maynila, yan po'y ginagawa linggo-linggo. Nung panahon ng Kwaresma, mayroon pong alay kapwa collection, second collection sa alay kapwa. Sa iba namang mga dioceses, pinag-iipon-ipon nila at kinukolekta lang nila ng minsan lang. Yan po yung Palm Sunday, linggo ng Palaspas. May second collection sa buong naipon sa alay kapwa ng buong Kwaresma. Depende po yan sa diocese. Pero may mga, ang iba po ay nagbibigay ng mga envelope. Ang iba ay nagbibigay lang ng second collection. So, depende na po yan sa pamamaraan ng diocese. Kaya masasabi po natin yung proseso ng ating pananaw sa nangyayari sa ating bansa, ito po ay nalalagay sa tatlong antas. Nandyan po yung awareness, analysis, action. So, tatlong A. Awareness, maging aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa ating panahon. Tapos na maging aware, we analyze. Ano bang ibig sabihin nito? Sa mata ng pananampalataya. Hindi sa mata ng business, hindi sa mata ng politics, hindi sa mata no ng mga mass media, sa mata ng pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? And then, we take action. So, ito po yung AAA, Awareness, Analysis, Action. Eh, katulad din yan ng C, Judge Act. Yung C, nandiyan po yung awareness. Judge, nandiyan yung analysis. Action, magkapareho yan. So, nandiyan po yung tatlong sinisikap ng alay kapwa na matulungan tayo no, sa pag-analisa sa mga pangyayari sa atin ngayon with this Awareness, Analysis, Action Paradigm. At ang action natin naman ay napapakita natin sa pamamagitan ng ating sharing, ng ating pagbabahagi. At ano naman yung mga binabahagi natin? Binabahagi po natin yung ating time, talent, and treasure. Tatlong T naman. Marami po'y hindi makabibigay ng treasure kasi mahirap naman sila. Pero baka may time sila. No, kaya yung ating panahon sa pagsiserve, panahon sa paglilinis, panahon sa pag-oorganisa, pwede natin maibigay yung time natin. Ang iba po ay makakabigay ng talent. Sila yung nag-oorganize, sila yung nangangolekta,
Sila yung nagbibilang, sila yung nagpaplano kasi may talent sila. At ang iba naman ay magbibigay ng treasure. Hindi lang ang iba, lahat. Because nobody is so poor na wala siyang maibibigay. No? Kaya yung treasure natin, alam niyo kung minsanan tayo magbigay, medyo mabigat sa bulsa. Pero kung araw-araw nagtatabi tayo, hindi naman ganun kabigat. Kung ang iba nga mga dioceses mayroong alkansya, sa simula ng Lent, binibigyan siya ng alkansya. At naglalagay sila doon araw-araw. Ang hindi muna ako iinom ng soft drinks, ilalagay ko ron. Ang iba naman, hindi muna ako maninigrilyo, ilagay ko ron. Ang mga bawat sigiling bibilihin ko, doon ko na ilagay sa aking alkansya. No, ang iba naman, hindi muna magmimerienda. So, depende kung ano po yung sacrifice natin. At yan po yung inaalay natin na kakatulong pa tayo sa ating kapwa. So, madali lang naman maunawaan. AAA, TTT. No, awareness, analysis, action, time, talent, and treasure ang maibabahagi natin. No, sinabi po ni Papa Francisco sa pinakahuling liham niya, yung Fratelli Tutti. No, paragraph 74, sabi niya po, belief in God and the worship of God are not enough to ensure that we are actually living in a way pleasing to God. The guarantee of an authentic openness to God is a way of practicing the faith that helps open our hearts to our brothers and sisters. Maganda po ang kanyang sinabi. Ha? Hindi sapat na tayo naniniwala sa Diyos. Hindi sapat na tayo ay sumasamba sa Kanya. Hindi ibig sabihin na tayo'y kalugod-lugod na sa Diyos kasi naniniwala tayo sa Kanya, kasi ay sumasamba tayo sa Kanya. Ang isa pong mahalagang palatandaan na talagang authentic, talagang totoo, ang ating openness to God ay mapapakita natin sa ating openness to our brothers and sisters. Bukas tayo sa ating kapwa. Medyo masakit yan na tumulong tayo sa ating kapwa. Pero dyan po napapakita ang ating totoong pagsamba sa Diyos. Kasi tandaan po natin, ang bawat tao ay ginawang kawangis ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Kung hindi po natin makita ang Diyos sa ating kapwa, saan pa natin siya makikita? So, iyan po yung panawagan sa atin. Kaya sana sa ating kapwang nangangailangan, gusto mong makatulong sa Diyos, tumulong ka sa nangangailangan. So, iyan po yung programa ng ating Alay Kapwa. Kaya very practical po yung Alay Kapwa para sa atin. Sinabi nga sa atin sa PCP 2, no, nobody is so poor as to have nothing to give. And nobody is rich, so rich as to have nothing to receive. Lahat po tayo ay nasa giving and nasa receiving end. Kahit na maliit lang po, makakabibigay tayo. Kung hindi man pera, yung ating panahon, yung ating talento. At yung mga mayayaman naman, nakakatanggap din sila. Alam niyo po, sa pagbibigay natin, tayo mismo ang nakakatanggap. Sa pagtulong natin sa ating kapwa, tayo mismo ang nabibiyayaan. So kaya nga, di ba, sinabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. We are more graced. No, we are more blessed by God whenever we give. Kaya wag po tayo maghinayang sa ating pagbibigay. Kasama din dyan yung ating paksa ngayong taon, gifted to give. We are gifted by God, gifted with time, gifted with treasure, gifted with talent, in order that we may also give to the others. May isa pong awit. Alam natin, may awit tayong Alay Kapwa, pero may isa pa pong mas original dyan, mas nauna dyan. Ngayon po ay hindi na masyadong kinakanta, pero maganda po, you know, ang kanyang mensahe. No, mamaya po kakantahin, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang lyrics nitong awit na ito. Di ba't sadya may kapwa ang sarili,
na dapat hainan ng pagsisilbi. Sinadya ng Diyos na may kapwa tayo na pagsisilbihan, paghahayaan ng sarili ng pagsisilbi. Sinadya ng Diyos, ayon sa plano niya yan, na may kapatid tayo, may kapwa tayo. At mamangha, ligaya, dadalisay, pag sa kapwa, buhay mo ay naalay. Ang ating kaligayahan ay mapupuno, ay maging tunay na kaligayahan kapag sa kapwa tayo ay nag-aalay. Kaya bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. Bawat galing, galing sa panahon, galing sa talento, galing sa pera, ay gamitin sa paglingap, pagtugon, at damhin natin ang mga naghihirap, lalo na sa ating panahon ngayon. At tandaan, ganyan ang magmahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Ganyan yung pagmamahal. Yan yung tunay na kabanalan na ating matatanggap. Kaya yan po'y aawitin natin at sana po ibalik natin uli ang mga awit na ito. Gamitin nyo sa inyong mga grupo, sa inyong mga simbahan, kasi maganda naman ang message at maganda din ang tinig niya. Di ba't sadya may kapwa ang sarili, dapat haina ng pagsisilbi. At mamangha, ligaya, dadalisay, pag sa kapwa mo, buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan ang magmahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Di ba't sadya may kapwa ang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa ng